ngayon. Tapos din. Tapos din ang Visayas Loop. After 1 week, makaka-uwi na rin. Pagod lang. Pagod lang. Pagod lang ang Visayas Loop. Basag pa cellphone. Ay nako. Grueling 1 week. 2,000 plus kilometers. Alright. So, ngayon. Ito yung bricks. Nakatapos na ba ng Visayas Loop? And naka 10,000 plus kilometers na ako dito. So far, naging okay naman siyang gamitin. Off-road. On-road, maganda hunting niya, maganda suspension, fully adjustable yung suspension ng likod, nagre-range yung tangi ko ng 350 to 400 kilometers per full tank. And sa newbie, sa first, recommended to sa mga newbie, yung mga unang mag-adventure bike, from big bike, from small bike to big bike, ito okay to. Maganda siyang upgrade. Kasi unang-una, madali siyang gamitin. Maganda yung handling, walang init. Tapos matipid sa gasolina, mahaba yung range niya. Ay, ang gusto ko dito, yan. Yun na yung mga gusto ko. Malaking katangke, 21 liters. Naka-crash bar na, naka-skid plate, tsaka naka-handguard na. Wala ka nang papalitan, wala ka nang papagdadagdag, kundi hindi lang. Walang ipalalagay mo dito. Yung ayaw ko naman dito, underpower siya. Para pag sa mga experience rider, medyo kapush yung power niya kasi 160 to 170, nagmamakaawa na yun hanggang 170. Tapos, ang ispangayaw ko dito, may switch yung ilaw, dapat wala na. Dapat, imbis na switch ng ilaw to, nilagay na lang dapat ng mode. Dito na lang nilagay yung controller ng ABS at saka mode. Sa isang ayaw ko rin pa dito, yung kanyang ABS sa dashboard pa. Huwag pa magpipindot sa dashboard kung gusto kong patay ng ABS at saka magpalit ng riding mode. Yun ang mga ayaw ko dito. So far, 10,000 plus kilometers, ang naging issue ko lang, tatlo lang ang naging issue ko dito. Although minor issues lang siya, pero pwede siyang pagsimula ng malaking problema or accidente pag hindi mo inayos. So ngayon, ito, yung rayos ko dito sa harapan, maluwag. So pag may, pag sa low speed, nagwi-wiggle yung gulong ko kasi maluwag yung rayos. So pag uwi ko, dapat papahigpitan ko na to para safe sa akin at siya safe sa susunod na gagamit. Kailangan mahigpitan yan. Yun yung isang mission nito, itong Brix Venturi 500. Pangalawa, yung ngayon ko lang kasi siya binyayin talaga ng tuloy-tuloy na 1 week. Yung ito, itong Visayas Loop. Yung bracket na pinag-tutor na, yung pinag-tutor ni Johan ng bracket ng top box. Diba, top box siya, tas may plate. Yung tornilyo ano, yung mismo pinag-tornilyo ano, yung subframe ng motor. Bumigay siya dito. Bumigay. Ibig sabihin, manipis lang yung bakal na pinag-tornilyoan niya, kaya napunit. So, kailangan i-reinforce nila yun, di ba yan? Kasi kung nangyari sa akin yun, pwedeng mangyari rin sa iba yun, sa ibang motor na nakapanito. Mangyayari rin yun. Yung rayos, kailangan din i-double check nyo kasi yung una dati, yung lubuwag sa akin, yung rayos ko sa likod, lubuwag yun, pinigpitan ko na. Wala lang sa isip ko na paigpitan yung rayos sa harapan. So yun, kailangan double check yung talamog yung harapan likod sa rayos. Tapos third, yung naging issue ko dito, yung medyo nagkaroon siya ng voice yung langis sa silipan ng timing, timing mark. So ginawa ko, hindi naman siya major issue. Pinapalitan ko na rin ng o-ring para siguradong walang
car, yun lang naman yung ano, naging issue niya sa akin. Yung tatlo lang na yun. Wala namang naging major problem sa makina. Nadala ko na siya ng North Loop, nadala ko na siya ng Visayas Loop. And nakapang-off-road na kami dito, river crossing and everything. And I have my second set of tires na rin na nakakabit dito. Kaya, so far so good naman. So, nasa sa inyo na lang yun kung gusto nyo bumili ng ganitong motor. Pero, kung sports ka, kung top speed ang hinahanap mo, hindi para sa itong motor na to. Dahil hindi siya magganong katulid. Pero kung papakay mo, makapunta lang ng point A to point B. Then, tapos makapag-enjoy, relax, ito yung motor na para sa'yo. So, yun lang. Right, bye-bye.